Kayo magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng The Philippine Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Filipina Hacienda, the Sovereign Host Nation na dineclare ang Sovereign Republic of the Philippines bilang isang lehitimong gobyerno para sa mga tao at ng mga Pilipino na nais makisa dito po sa isinusulong nating na gobyerno through Her Royal Majesty Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo at King Salvador Hans Legaspi. Okay. Napakapalad natin na nandito ulit si Bae Dorielyn Dicay ng Kingdom Filipina Hacienda upang sagutin ang ating mga katanungan at ito po ay continuation ng Frequently Asked Questions Part 2 po ito para po lahat po tayo ay malinawan at magkaroon po ng pagkakaisa dito po sa isinusunod natin na gobyerno. Okay, bagong lahat, nagpapasalamat ako sa New Sovereign Republic of the Philippines, sa Ministry of Information and Communications, kay Her Royal Majesty Queen Salvacion Legaspi at syempre ang ating hari, si King Salvador Hans. Last time na pinag-usapan natin, natagal natin ang sovereign driver's license, sovereign identification, yung mga requirements, at saka yung mga proseso kung paano yung pag-apply. Diba, mga kababayan? So ngayon, ang pag-usapan naman natin kung paano mag-apply ng ORCR, vehicle plates, kasi kailangan po natin yan para sa ating mga sasakyan. Kaya nandito po tayo ngayon with Bae Dicay para masagot lahat ng mga yan. So, maraming salamat ulit Bae Dicay sa pagpaunlak mo na magkaroon ngayon ng interview, kaya maging guest dito sa The Filipino Times at sa KFH Ministry of Information and Communication para maisiwalat natin ang katotohanan na dapat nilang malaman ngayon mismo. Maaari mo bang ipaliwanag yung proseso kung paano mag-apply ng ORCR na galing sa Kingdom Filipina Hacienda? Una sa lahat po, Sir Gray, I want to greet a happy morning, a happy day to everyone. Sa lahat ng mga nanonood dyan, sa lahat ng mga nakikinig dyan, good morning sa inyo, o magandang araw sa lahat. Especially pala kay Her Majesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, sa ating mga reyna, at syempre po sa ating mahal na hari, si King Salvador Hans Legaspi po. Hello po sa inyo, King and Queen. Okay po, Sir Drake, ito na po yung ORCR po kasi. Ito po yung registration, authorization, and certification ng motor at vehicle natin. So after sa pag-apply nyo ng Sovereign Driver's License, so, ganun din po, you can download our form doon po sa MIC natin at saka sa mga FB pages ng ating KFH. Okay, so, ibig bang sabihin nun, katulad din ng ginawa natin last time, i-download lang nila yung mga forms sa Facebook page. Tama ba, Bae Dicay? Tama. Ano ba yung mga requirements para mag-apply ng ORCR? Yung una po, syempre, may SID sila or driver's license kasi yun po kasi ang pinaka-basic na para may magawa po silang transaction dito sa kingdom. So yung sa ORCR po, kailangan po nilang isubmit yung old ORCR nila na record kasi po doon po natin makikita yung mga entries o information ng sasakyan. Tapos yung mga motor nila, doon po din natin makita yung like chassis number, yung mga engine number. So yun po yung basihan natin. Okay, so kailangan pa rin pala yung old na ORCR at saka yung unang-una sa lahat, syempre, mag-apply muna sila ng sovereign ID o kaya sovereign driver's license. Pero ano bang masasabi mo? Ano ba yung nire-recommend ng Kingdom Filipina Hacienda kung sa mga nagda-drive? Let's say for example, nagda-drive ako, mas maganda bang kunin yung sovereign driver's license na lang instead of personal ID? Tama ba? Yes po, kasi po yung sovereign driver's license natin, good as personal ID din po yun. Pero yung personal ID natin, yun yung po pwedeng gamitin as driver's license po. So mas recommended talaga sa mga nagda-drive, mas kukuha na lang sila ng sovereign driver's license. Tama, tama po. Isa pa po, yung ORCR pala natin, it comes with the sovereign plate, yung plaka po ng vehicle natin o yung motor. So any type of vehicle po, may plaka po siya. Wow, so pwede rin ba yan yung mga 16-wheelers, mga ganun ba? Yes po, lahat po. Okay, so lahat ng mga sasakyan, meron po tayo palang plaka dito sa Kingdom Filipina Hacienda. So matanong ko lang talaga ba, Dicay, syempre ito, isunusulong talaga natin, is lehitimong gobyerno, lehitimo na lehitimo talaga. So ano yung advantage ng pagkuha nila o bakit kinakailangan nilang kumuha ng ORCR at saka sovereign driver's license dito sa Kingdom Filipina Hacienda, including the vehicle plates o mga plaka ng sasakyan? Kasi po, pag meron po kayo nito from Kingdom Filipina Hacienda, wala na po kayong restriction. Example, yung mga jeepney dyan sa Linamon, di ba? Binawalan silang pumasok dito sa Iligan City from Burgos. So pag meron na po sila nitong from Kingdom Filipina Hacienda, wala na po makapagbabawal sa kanila na pumasok po dito sa Burgos, sa Iligan City po. So wala nang restriction kahit napunta kayo ng Luzon o kahit saan po, walang restriction yan.
okay, Mapaluzon, Visayas, Mindanao, saan ka man pumunta, basta dala-dala mo ang KFH plate number o kaya sovereign driver's license, sovereign identification. Lahat po yan pwede po nating gamitin saan man lupalop ng bansa at mundo. Tama ba, Bae Dicay? Kasi una sa lahat, territorial jurisdiction, like what we have discussed sa previous na program natin. Siyempre, territorial jurisdiction naman lahat yan. Actually, natakil na natin yan sa Republic Act 4136, Section 62, Article 3 na siyempre, within their respective territorial jurisdiction. Diba? Tama? Hacienda pa lang itong lehitimong plaka natin na galing Kingdom Filipina Hacienda at New Sovereign Republic of the Philippines. At saka isa pa, Bae Dicay, sabihin ko lang ito sa mga nanonood ngayon para po sa mga nagnanais na kumuha ng sovereign driver's license, sovereign identification at itong plaka po na galing po sa Kingdom Filipina Hacienda, which is napakalehitimo, napakaligal. Ito, nangyari po sa amin sa Manila. So, ginamit namin yung plaka, itong OCT-01-4 na Mother Province. Then, pinara po kami mismo ng LTO dyan po sa may EDSA. Sabi niya, "Sir, bawal po yung plaka ninyo. Commemorative plate po yan," sabi niya. So makita niya, commemorative plate daw yung plaka na ginagamit namin. So sabi niya, "Sir, bawal po yan," sabi niya. Tapos, syempre, sinagot naman namin, "Sir, yan po ang lehitimong plaka. Tingnan niyo po yung acknowledgement." So nakita niya yung acknowledgement mismo. Nakita niya, pumirma mismo si Tomas M. Orbus na undersecretary ni Arthur Tugadi sa DTC, including sa Land Transportation Office, sa NCR mismo. So tumawag siya sa, ano nila, sa main office nila. So, pagtawag niya. Ngayon, bumalik siya. Tapos, sabi niya sa amin, "Sir, pasensya na po talaga. Di ko po alam na gobyerno po pala kayo." O, di ba, mga kababayan? Napakaklaro, gobyerno tayo. Ito po kasi yung legitimong gobyerno. So, nagsuray talaga siya sa amin. Tapos, yun. Ang problema kasi is yung conspiracy. Alam ng main office, alam ng national office, ang problema, hindi nila pinaalam mismo sa mga enforcers. Eh, dyan mismo nagkakagulo ang mga tao, di ba? Nakita nila, nagpasensya sila, nagsorry sila sa amin. Di po namin alam, "Sir, nagobyerno ko pala kayo." O, nagsorry-sorry yan sa amin. E di, sige, basta next time, sabi, alamin nyo ang batas. Yun na lang sinabi namin. Alamin nyo ang Kingdom Filipina Hacienda. Okay. Napakaganda nitong plaka na galing sa Kingdom Filipina Hacienda. Kasi dito, wala tayong kinakatakutan eh. Kasi alam natin ang batas, alam natin yung sovereign rights natin, yung karapatan natin bilang isang mamamayan ng Sovereign Republic of the Philippines na dineclare ng Kingdom Filipina Hacienda through Her Royal Majesty, Queen Salvacion Legaspi. So, ito pa mga kababayan, maraming lumalabas ngayon ng mga virtual plate. Itong mga black and white na plate na to na may mga QR code pa. Ito, paalala lang sa mga kababayan natin na mga nakikinig ngayon, itong virtual plate na ito, kung may virtual, may real. So, anong mas piliin nyo? Virtual o real? Yung peke o totoo? Sige nga. So, saan kayo? Pili kayo dyan. Ang virtual, itong Republic of the Philippines na expired, kaya nga virtual nga eh, kasi wala na, shadow government. Itong real, is itong Kingdom Filipina Hacienda na dineclare ang Sovereign Republic of the Philippines. Yan po ang real. So, mamili po kayo, virtual o real? Tanungin po kayo, napakasimple, di ba? Tsaka yung mga QR code na yan, labag po yan sa, yan po ay threat of national security, including yung mga RFID 666 na yan, tinapik na yan ni Majesty sa kanyang mga radio programs. Yan po is a threat of national security kasi bakit? Wala na po yung sovereign rights ninyo, kaya lahat po kung saan po kayo pupunta, detect po kayo. Kumpara nyo po yung plate po ng KFH at saka yung sa de facto LTO, tingnan nyo po yung kulay nila. Black and white, print out lang po yun, tapos nilaminate lang. Dito sa amin, tingnan nyo, ang ganda talaga ng print natin. Yan lang po yan eh, black and white, wala pong kabuhay-buhay. Kasi patay na po yung gobyerno ninyo, yung gobyerno na inakala nyo na korporasyon lamang. Maraming salamat sa mga binigay mong impormasyon, Bae Dicay. So makakatulong talaga yan sa mga audience, sa mga nanonood ngayon at nakikinig ng mga radio programs ni Majesty. Talagang masasagot na natin yung mga frequently asked questions regarding dito sa mga sovereign driver's license at identification, pati dito sa sovereign mga vehicle plates. Okay, so talagang napakalinaw ang ginawa nating explanation at I hope na naintindihan ng mga audience ng mga viewers natin ngayon, mga listeners. So, dako naman tayo, Bae Dicay, sa proseso o kaya kung magkano yung babayaran nila para makapag-apply ng sovereign driver's license, sovereign ID, at saka sa vehicle plate at ORCR. Ganito po, Sir Drake. Para po sa mga nagtatanong kung may bayad ba, merong bayad ang ating mga IDs po. Kasi
sign of respect po natin yan kay Her Majesty. Kasi po, self-funded po ito eh. Okay, maraming salamat, Bae Dorielyn, sa mga sinabi mo. Maaari mo bang basahin yung memorandum na galing ng Kingdom Philippine Hacienda sa mga prices ng mga permits and licenses natin, including yes, the sovereign ID and sovereign driver's license? Yes, okay, pop up ko po dito sa screen. Makita nyo po dito yung memorandum na galing sa Kingdom Philippine Hacienda. Okay, ito na po yung memorandum. Updated fees ng SID natin, SDL, ORCR, with motor and vehicle plate na po yan. Ito po, 5,000 po yung sovereign ID natin. At saka yung driver's license po natin is 5,000 din. Meron din po tayong badge. Ito po yung badge ng advocates na ng 2,500 po. So, yung ORCR po, mag-varies po yan kung magkano yung babayaran ninyo. So, yung motorcycle lang po, it's 4,250. At saka yung badya, 5,500. Tapos yung mga 4-wheelers, it's 7,000. 6-wheelers, it's 8,500. And sa mga 8-wheelers and up po, ay 10,500. Ito po kasi yung mga prices dito, this is due to the devaluation of currency and the high cost of operation with research and development for the new system. We hereby declare the cost of the following IDs, licenses, permits, plates to support the sustainability until the transition government is completed and for the redemption of the corporate citizen to rise up with the new nation, the Kingdom Filipina Hacienda, which declares the Sovereign Republic of the Philippines. So yun po yun. Wow, talagang napakaklaro. Maraming salamat, Bae Dorielyn, kasi nga, we are in a transition government. Una kasi sa lahat, karapatan natin ito eh, di ba? Bakit tayo magiging alipin sa isang gobyerno na hindi kailanman naging sa atin? Diba? Isipin mo, bakit tayo magiging alipin ng corporate ayan, de facto, impacto? Na wala namang territorial jurisdiction at hindi naman talaga gobyerno para sa mga tao. So, hanapin natin ang lehitimong gobyerno, ang New Sovereign Republic of the Philippines na dineclare ng Kingdom Filipina Hacienda na may hawak ng titulo ng lupa na OCT-01-4, yan si Her Royal Majesty Queen Salvacion Legaspi na diniscuss natin sa previous episode na niresolve sa kanya mismo ng Supreme Court, yung Civil Case 3957-P. Yan po. So, ngayon, napakaklaro kasi nga, di ba, sa mga naghanap dyan ng katotohanan, ito na yung chance nila na mag-isa dito sa gobyerno na sinusulong natin kasi legal na legal at napakalihiti mo talaga. Ulitin ko po, in the Civil Code, Article 3 ng Republic Act 386, sabi dito, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Tayo, sumunod talaga tayo sa batas. Pero ang corporate de facto Republic of the Philippines, kaya nga po tinawag na de facto kasi expired na po sila, null and void. Ibig sabihin po, wala na po silang karapatan na mag-issue ng mga permits and licenses. Di ba kayo magtaka, hindi nagbabayad ng tax si Her Royal Majesty Queen Salvacion Legaspi? Kasi napakaklaro, siya yung may-ari ng lupa. Di ba? Tama ba, Itikay? Tama. At saka una sa lahat kasi, hindi naman nabibili ang karapatan. Kailangan nyo lang po itong panindigan binigay sa atin ng ating mahal na reyna, ang ating karapatan. Ibinalik po sa atin mismo. Kaya napakaswerte ng mga Pilipino kasi nandito po mismo yung may-ari ng lupa. Nandyan po ang ating mahal na reyna para po ibalik sa atin ang ating karapatan. So, maraming salamat, Bae Dorielyn, sa mga promosyon na binigay mo sa ating mga audience, sa mga listeners. Siyempre, sa atin din naman kasi para naman ito sa lahat at para sa mga gustong makisa dito sa litimong gobyerno. At nagpapasalamat ako kay Her Royal Majesty Queen Salvacion Legaspi dahil binigyan tayo ng pagkakataon ulit na makapanayam ka. At sa ating mahal na hari na si King Salvador Hans Legaspi na laging hands-on para po may taguyod ang ating litimong gobyerno, ang New Sovereign Republic of the Philippines, para sa karapatan ng bawat Pilipino na nais makisa dito po sa Kingdom Filipina Hacienda. Okay. Ito po, kung saan po ninyo ma-send yung supporting documents po sa application form ninyo, ito dyan po ipapadala kay HRN Queen Salvacion Legaspi y Espiritu Santo, Royal Castle, 11th Street, 542, Dunya Juana Subdivision, Palao, Iligan City. Yan po yung whole address po, yung complete address natin. So yan ay true LBC or mga express na... Yes. Mas maganda po kasi yung mga LBC, JRS, kasi po mas mabilis yung pagdating dito. Kasama po yung application form nila at saka yung supporting documents po.
Okay, maraming salamat Bae Dicay, talagang napakalaking tulong niya sa mga audience at listeners natin ngayon. So sa mga nagbabalak po, nakukuha po ng lehitimong plaka na galing Kingdom Philippine Hacienda at New Sovereign Republic of the Philippines, maaari lang niyo pong sundin po yung mga paratuntunan, yung mga requirements po natin dito po sa bagong gobyerno, which is talagang para sa atin naman po ito lahat. Maraming salamat po. So yan po masasabi ko. Katulad ng sinabi natin kanina, ignorance of the law excuses no one. Yan po from the Civil Code of the Philippines, Republic Act 386, Article 3. At saka ulitin ko po, ang karapatan po natin ay hindi nabibili, hindi po nabebenta, kundi ito po ay dapat panindigan. Okay, Bae Dicay, hanggang dyan lang muna tayo. Thank you for being with us. At sa lahat mga nakikinig ngayon at mga gusto pang may mga katanungan pa, abangan nyo lang po yung next episode namin. Lahat po, masasagot po namin lahat dyan. Basta i-comment nyo lang po sa comment section below at huwag nyo kalimutan i-share itong video na ito kasi importante po ito na karapatan nyo din pong malaman at ng ibang mga Pilipino. Maraming salamat po sa pagkikinig. At hanggang sa muli, Bae Dicay, maraming salamat at sa Kingdom Filipina Hacienda. Long live Her Royal Highness Queen Salvacion Legaspi and long live the Motherland. Thank you very much. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.